ng kwento rito. Suspension bridge project na pinondohan ng milyong-milyo. Apat na taon mula nagsimula na ang paggawa ng tulay, hindi pa rin daw tapos. Narito mo report. Kakahalagang milyong-milyong piso ang pagpapagawa. Apat na taong nakatenga. Yan ang reklamang ipinahatid ng mga residente ng Tugigaraw City. Buildings ang nagawa niyan. Maraming mga livelihood projects using itong huge amount of money. Parang po yata yung ginastos na pondo ng aming gobyerno at hindi mo napapakinabang ang totoo na ito. Dinaya na bitag-tiis mo yung lugar. Ang Cagay Larion Bridge. Ang inabutan namin, mistulang abandonadong konstruksyon. Wala ni isang trabahador ang gumagawa rito. Hindi pa rin tapos at bitak-bitak na ang ilang pundasyon nito. Ang dulo ng tulay, tanging iero, ang harang nito. Ang mga kable nito nakaharang din sa mga daanan ng tao. Sapul din sa kamera ng bitag T3 ang mga bakal sa ibabaw ng tulay na maaaring magdulot ng disgrasya. Maging ang mga semento na pinagkakabitan ng bakal, nasira na rin. Enero 2010 pa sinimulan ang pagpapagawa ng nasabing tulay. Ang pagdugtungin ng Barangay Larion at ang Barangay Cagay na mapapabilis ang biyahe patungong sentro ng Tugigaraw City. 100 pesos ang aprobadong pondo para sa construction ito. Inaasahan kasi noon na bukod sa malaking tulong, magiging isang atraksyong ito ng bayan ng Tugigaraw at sa ng suspension bridge sa buong bansa. Pero apat na taon na mula nang simula ng proyekto, ang tulay hindi pa rin tapos. Kapansin-pansin na hindi pa man napapakinabangan, unti-unti na itong nasisira. Semento ng kalsada, nagbibitak-bitak na ang amba ng residente. Oh yes, oh, sigurado mapanganib, lalo na nakita naman ninyo at ang taong bayan ng Tugigaraw cable, yung ginagamit dyan sa hanging bridge, yung anchorage niya, yung cable, nandun sa sidewalk. Sa dokumento na inilabas ng Department of Public Works and Highways, malinaw na hindi sinunod ng lokal na pamahalaan ng Tugigaraw ang plano ng suspension bridge. Hindi din dumaan ang proyekto sa nasabing tanggapan. 82 milyong piso din ang ginamit sa proyekto galing sa pondo ng tobacco excise tax. Alinsunod sa Republic Act 8240, National Revenue Code, malinaw na maaari lamang gamitin na sabing tobacco excise tax sa pagtatanim ng tabako at hindi sa pagtatayo ng suspension bridge. Paliwanag naman ang kampo ni Mayor Delphin Ting na siyang pangunahing nagsulong ng proyekto. Totoo yan ho, nasa budget ho, pero sa program at plan side na lumalabas sa engineering department namin na isinagawa yung plano ho. Construction pier, nakakaroon kunting deviation dahil sa to suit the actual condition of the area that were being constructed. Kaya tama sabi ng highway, hindi dakma dahil unang-una ho, sila ho ay walang participasyon sa design ng tulay ho, wala. Yan ay sariling ginawa ng City Engineering Department. Hindi ho namin nai-consulta sa kanila ho because this is a locally funded project. Dagdag pa niya. Kung may sira ho, ako ay nakahanda barilin ng highway tao na nagsabi niya kung may sira, barilin niya ako doon sa araw. Ako mismo ang magpapalas sarili ko kung may katotohanan niya. Walang katotohanan. The bridge that was originally designed and constructed in a matter of 3 to 4 years, tapos na ho yun. Nagkaroon lang ho ng deviation ng river current na dinaan ng tubig. Lumubog ho yung area. Kaya naman, paalala ng bitag T3. Huwag niyong sayangin ang perang inubos niyo na galing sa buwis ng taong bayan kung hindi naman mapapakinabagan ang proyektong yan. Nasa linya natin ngayon si ex-Mayor Delphin Ting ng Tugigaraw City. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Mayor Ting? Hello, Mayor. Mayor? Mayor Ting, magandang magandang hapon po sa inyo. Live po tayo sa T3. Kasama ho natin si Tul Rafi, si Ben Tulfo Huto. Live T3. Magandang hapon, Ben. Kumusta ho kayo dyan? Mabuti, Mayor. Mayor, sa atin, ano hong action nyo rito? Ano hong... Ben, hindi ko madinig. Sandali lang. Mahingay. Okay. Narinig nyo na ho, Mayor. Ano hong action yung gagawin ho ninyo rito sa tulay na hindi natapos na 4 na taon na? Ang tulay naman nyo ho, naabalo dahil may pundo yan na ayaw gamitin. Meron kaming
na-appropriate na 60 million dyan pala sa extension ng tulay na yan. Mm. Eh kung manatalo tayo ng eleksyon, ang ginawa ng mayor ayaw implement. Mm-hmm. Dahil gusto na niya gamitin sa pagbayad sa pinatayo na ng mga ilaw sa bayan, mm-hmm, na wala naman appropriation yun. Okay. Dine-divert na yung 60 million na savings namin pala sa tulay. Mm-hmm. Eh ngayon sinisisi nila ako na hindi daw maganda pagkagawa. Ay, Mayor, easy lang ho to, no? Ano hong sabi ng gobernador ninyo dyan? Kasi hindi ho pwede makatiwangwang yan. Hindi magigialam yung Department of Public Works and Highways. Ito eh, isa... kasi ang lugar na yan, Ben, is barangay road network dyan. Hindi kasali sa national road. Okay. Eh, ang highway, hindi magigialam. Mm-hmm. So, ano hong magagawa... Kung nagpatayan ho kasi, Ben, okay, nung una, hindi nasira yung approach ng kabila na eastern part ng tulay. Mm-hmm. Nung nagkaroon ng malakas na lumot yan, tatlong beses isang buwan na approaches yan, umabot ng 50 meters ang haba. Okay. Sige, kaya may, kami ho, gumawa ng appropriation para diyan sa extension. Mayor, kaya ho kami tumawag sa inyo. Alam ko, hindi na ho kayong mayor. Maaring napupulitika ho kayo kung sino ho na talpulan ho nakaupo na mayor na pumalit sa inyo. Pero ho dito ngayon, nilalantad ho namin, kaya ho namin gustong makakuha ng linaw sa inyo. Kasi kung hindi ho natin matapos ngayon tong araw na to, eh babalikan ho namin kasalukuyang mayor para malaman kung ano nasa kanyang kokote, kung bakit ito ay nakatiwangwang. Kayo ho'y magiging, ito hong inyong bayan, magiging katatawanan ho. Kasi malayo pang eleksyon, namumulitika kung sino man dyan. Ako ho, wala na ho kayo dyan, pero pera ho ng taong bayan, hindi ho dapat nasasayang, Mayor. Mm-hmm. Mayor? Hello. Mayor, sige, ganito. Mukhang siguro yung present mayor ho ayaw sumagot. Yung gobernador nasa meeting. Siguro ang gagawin ho namin dahil kayo naman yung sumagot at medyo maganda na ho sa poder yung paliwanag ninyo, malinaw ho. Hantingin na lang ho namin yung gobernador. Hantingin ho namin patay ho yung mayor na kasalukuyan. At siguro linggo, abangan nyo ho, mayor, ha? Ben, ganito, Ben. Yes. 3.2 yan yung 60 million. Oho. Ayaw ilabas ni Mayor Jefferson nung una dahil ako daw nagpusta, ayaw niya ilabas ang katotohanan na kung matapos yung tulay, ay sa pangalan ko daw ang magiging biyasa kaya ayaw niya pagawa. Mayor, si Jefferson Soriano ba yung sinatinutukoy niyong mayor? Oo, si Jefferson Soriano. Hindi ba si Bak na yun? Si Bak na ho ngayon yun. Ah? Hindi ba na si Bak na yun? Hantingin na ho natin si Vice Mayor kung sino man yung Mayor Talpula, Vice Mayor na yan. Hindi kasi siya well-versed yan. Napag-usapan na namin yan. Pagdating ko sa Manila, sa Tugero, at ito ako kasi pag-uusapan namin dalawang. Mayor, hindi nyo binibigyan tamang kausin. Mayor! Mayor, wala kayong kasalanan. Okay, humahaba lang pong usapan. Wala kayong kasalanan, Mayor. Alam po namin yan. May kasalanan talaga yung dating mayor na nasibak naman dahil sa katiwalianan po. Ngayon, hindi po namin pwedeng, huwag natin tawagan si Vice Mayor. Walang kasalanan si Vice Mayor dito. Yung OIC, wala rin kinalaman yun. So, ngayon, yung tao, dapat yung gobernador. Siguro, kung makausap natin yung dating mayor na natanggal na bakit niya pinagawa, pwede. O dili kaya yung miyembro ng mga Sanggunian, di ba? Bakit? Kasi si ex... Tama kayo, Rando. Mayor, baka pwede sa tulong ng Sanggunian yung kakonseho ninyo. Diyan ay mariresolve yan. Kasi wala na rin siya sa... Wala na rin. Baka siguro, Mayor, gagawin ho namin sa susunod na linggo, hahabulin ho namin yung mga Sanggunian, mga konsehal, para magpaliwanag din. Di ho ba, Mayor? Tama? Ben, ganito yan. May majority naman ang kasabi ni Mayor, acting Mayor ngayong mga konsehal. Okay. Ganito na lang, Mayor. Mayor, ganito na lang. Para wag na maging politika yan, sayang ho oras natin, babalikan ho namin, alam ko, nagkaliwanag na ho kayo, humahaba yung oras natin, at siguro, back to basic kami, hantingin ho muna namin yung mga sanggunihan para yan ho'y paharap namin, ha? Okay. Thank you, Mayor. Sa problema namin. Maraming salamat. Alright. Kasi, Tol Ben, yung habulin dapat yan, yung dating mayor, yung natanggal na mayor. Natanggal siya na sa katiwalian. Bakit niya tinapos? Di ba? Di ba may pundo raw, sabi ni ex-mayor Ting? Kaso yung pundo para just tulay, nilagay doon sa mga street lights. Pinunduan. Nawala naman sa appropriation. Siguro, baka mas malakas ang commission doon, kaya ipad doon. So wala kinalaman si OIC, wala kinalaman si Governor. Pero dito wala. May magagawang sanggunian. Meron.
Pero, kaya doon natin yung tingnan para sila i- Paus nyo, tawagin nyo si, yung ano, mga tanod. Tanod? Interbin. Hindi, hindi kasama yun. May barangay yun eh. Okay, balikan na lang natin next week yan. Traffic enforcer, tawagan natin. Ay, saan? Dito sa Manila? Kaya ko sinabi traffic enforcer, kasi mamaya. Mamaya.